Oo nga, no? Good morning, kids! Nakabang na pala kayo. Mahilig din ba kayo o ang inyong mga magulang o kapatid sa halaman at sila ay certified plantito at plantita na? Well, ang libro ito ay para sa kanila. Isang magandang araw ng pagtatanim sa ating lahat! Alam natin na isang halaman ay nagsisimula sa isang maliit na sprout na kailangan diligan at paharawan upang lumago ng maganda. Dito sa ating Sunday School, tayo naman ay nag-aaral ng salita ng Diyos para lumago bilang mga Kristiyano. Kaya naman, halina tayo't magsimula na. Tara! Mga bata, tayo ay manalangin. Itigit natin ang ating mga mata at iuko natin ang ating mga ulo. Panginoon, maraming salamat po sa panibagong linggo na ipinagkaloob niyo. Nananalangin po kami na marami po kami matutunan sa araw na ito at i-apply po namin ito sa aming pang-araw-araw na buhay. In Jesus' most precious name, Amen. Nakakapagod talaga magbungkala, no? Pero ayan, magaganda na mga bulaklak ko. Kayo mga bata, paano ninyo inaalagaan ang mga halaman ninyo? Katulad sa ating kwento, bilang Kristiyano, inaalagaan tayo sa pamamagitan ng pagpapaalala ng kanyang salita. Kaya sa oras na ito, samahan niyo ako magbalik-aral sa kwento natin nakaraang linggo. Handa na ba kayo sa mga tanong? Halika! Para sa ating unang tanong, ano ang sinumpa ng mga kaaway ni Pablo? Tama mga bata, isinumpa nila na hindi sila kakain o iinom ng tubig hanggat hindi nila napapatay si Pablo. At ilang tao ang nagsumpa ng ganito?
Tama ulit mga bata, 40 tao ang nagsumpa ng ganito kay Pablo. Para sa ikalawang tanong, sino ang nakarinig at nakaalam ng plano na ito? Tama mga bata, buti na lamang ay narinig ng pamangkin ni Pablo. At asa tingin niyo, ano ang ginawa ng pamangkin ni Pablo? Tama ulit mga bata, pumunta siya sa himpilan ng mga sundalong Romano para sabihan si Pablo at ang pinuno ng mga sundalo. Para sa ating ikatlong tanong, ano ang ginawa ng pinuno ng mga sundalo? Tama mga bata, ipinadala niya si Pablo sa bayan ng Cesarea habang binabantayan ng 200 mga kawal, 70 na mga ngabayo at 200 na maninibat. Para sa ating ikaapat at huling tanong, ano ang natutunan natin sa Diyos galing sa lesson na ito? Tama nga mga bata, iniingatan niya ang lahat na nagtitiwala sa Kanya. Sa oras na to, ihanda natin ang ating sarili sa pakikinig ng Kanyang salita. O sige mga bata, maiwan ko muna kayo, ipagpapatuloy ko lang ang aking pagbubungkal. Isang magandang umaga mga bata. Ngayon, magsisimula na naman tayo para sa ating bagong kwento. Pero bago tayo magsimula, gusto ko munang ipakilala sa inyo ang ating mga bisita. Ayan, ito ay si Pablo, si Gobernador Felix, si Gobernador Festo at ang mga Hudyo. Ngayon, alamin natin kung ano ang kanilang mga papel sa ating kwento sa umagang ito. Nanatili sa kulungan si Pablo. Kaya naman, lagi siyang ipinatatawag ni Gobernador Felix kasi umaasa si Felix na bibigyan siya ng maraming pera ni Pablo. Ngunit hindi yon ang nangyari. Ginawa yon na paraan ni Pablo para makapagbahagi ng salita ng Diyos sa gobernador. Makalipas ang 2 taon, pumalit ay si Porcio Festo sa pamumuno ni Felix. Ngunit nais ni Felix na maging masaya at mapagbigyan ang mga Hudyo, kaya iniwan niya sa kulungan si Pablo. Nang dumating si Festo sa Jerusalem, inireklamo ng mga Hudyo itong si Pablo. Naghain sila ng napakaraming reklamo laban sa kanya. At ninais pa nila na pabalikin sa Jerusalem itong si Pablo dahil may masama silang plano. Nais nilang tambangan sa daan itong si Pablo at patayin. Ngunit hindi pumayag itong si Gobernador Festo. Pumunta si Gobernador Festo sa Cesarea at doon, alam nyo ba mga bata, sumunod na naman itong mga Hudyong ito at naghain na naman sila ng napakaraming reklamo laban kay Pablo. At ipinagtanggol ito ni Pablo ang kanyang sarili. Ngunit, tulad din ni Felix, nais din ni Gobernador Festo na pagbigyan ang mga Hudyo. Kaya tinanong niya si Pablo, "Pablo, handa ka na ba na bumalik sa Jerusalem upang doon litisin?" Sagot naman ni Pablo, "Naririto ako sa harap ng hukuman ng emperador. Dito ako dapat litisin. Wala akong nilabag sa inyong kautusan laban sa templo o laban man sa mga emperador.
Ngunit kung napatunayan na wala akong kasalanan, walang sinuman ang magbibigay ng kamay sa akin para ako'y patayin. Dahil kung mapatunayan man na ako'y may kasalanan, handa akong harapin ang kamatayan. At alam nyo ba mga bata, itong si Festo, hindi niya alam ang kanyang gagawin. Hindi niya alam kung kanino siya makikinig. Kaya ang ginawa niya, sumangguni siya sa kanyang mga tagapayo. Pagkatapos nun, ipinatawag niya si Pablo at inutusan siyang ipadala sa Roma, doon sa Emperador. Makalipas ang mahabang panahon, si Pablo at ang kanyang mga kasamang bilanggo ay ibinigay sa pamamahala ni Julio, isang sinturyon na nagmula sa pangkat ng mga sundalo ng Emperador. Naglayag sila sa isang dalampasigan at doon nakarating sila sa lugar ng Lycia. Doon nakita ng sinturyon ang isang barko. Ang barko na magagamit nila papatungong Italia. Pasalungat sila sa hangin kaya naman mabagal lang ang kanilang paglalayag at kinailangan nilang mag-iba ng direksyon para sila'y makausan. Nagtiyaga silang maglayag hanggang sila'y makarating sa isla ng Creta. Dahil sa tagal ng kanilang biyahe, papalapit na ang taglamig at maaaring mapanganib na ang kanilang paglalakbay. Kaya naman ito mga bata, si Pablo, naisip niyang magbigay ng payo sa mga kanyang kasamahan, ang sa sinturyon at sa kapitan ng barko. Mga Ginoo, nakikita ko na mapanganib ng ating paglalakbay kung tayo pa ay magpapatuloy pa. Mapipinsala ang ating mga kargamento at ang ating sinasakyang barko. Ngunit hindi nakinig ang kapitan at ang may-ari ng barko, kaya't naman sa kanila nakinig ang sinturyon. At hanggang sa sila'y nagpatuloy sa paglalakbay patungong Phoenix. Ngunit mga bata, dumating ang isang malagkas na hangin. Bumugso ang napakalakas na hangin at hampas ng mga alon pataas at pababa. Naku mga bata, itong barkong sinasakyan nila. Pataas, pababa na kasama ng alon at hindi na nila alam ang kanilang gagawin. Kaya't minabuti ng mga marinero na itapon ang mga layag at ang iba pang mga kargamento para masalba o maprotektahan ang kanila ang barkong kanilang sinasakyan. Makalipas ang mahabang panahon, hindi pa rin nagkakaroon ng bituin at ng araw at ang hangin ay patuloy pa rin sa paglakas at paghina. At hanggang sa nawala na ng pag-asa ang mga nakasakay sa barko na sila'y maliligtas pa. At dyan mga bata, dyan nagtatapos ang ating kwento na matatagpuan sa gawa 25 hanggang 27. Sana mga bata may natutunan kayo tulad ni Pablo, hindi niya ginawang hadlang ang kanyang pagkakulong para makapagbahagi ng salita ng Diyos. Bagamat ginamit niya ito para siya ay makapagbahagi sa kanyang mga kasamang bilanggo at maging sa mga gobernador. Sana mga bata tulad ni Pablo, kailangan din nating magtanim ng salita ng Diyos sa ating mga kapwa, sa ating mga magulang, sa ating kaibigan at sa ating mga kapatid. Nang sa ganon, ito ay ating ipanalangin at ito'y lumago at makatulong sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Tulad din ng halaman mga bata ang salita ng Diyos. Kapag dinanim natin ang isang buto at ito'y ating inilagaan, diniligan, ito'y magbubunga at mamumulaklak ng napakarami. Ibig sabihin, marami tayong madadala sa Panginoon ng mga nawawalang kaluluwa. Hanggang sa muli, paalam! Para sa ating verse, ito'y makikita sa Efeso 6:20. Dahil sa magandang balitang ito, ako'y isinuro at ngayon'y nakabilanggo. Kaya't ipinalangin ninyong may pahayag ko ito ng buong tapang gaya ng nararapat. Nandiyan pala kayo mga bata. Marami na rin ba karaman sa inyong mga tahanan? Sa amin kasi marami ng mga ladies bread. May mga succulents din sa bahay. Sa inyo ba marami na rin? Gaya ng pagpapalago ng inyong mga magulang sa inyong mga halaman, sana ay palaguin din natin ang ating kalaman pag-spiritual. So ayun, ito ang ating mga katanungan para sa linggong ito. Unang tanong, gaano katagal na natili si Pablo sa kulungan ni Gobernador Felix? At ano ang ginawa ni Pablo tuwing kakausapin siya ni Gobernador? Ikalawang tanong, ano ang ginawa ng mga leader ng Hudyo
nang mapalitan si Felix ng bagong gobernador. At ano ang gusto nilang gawin ni Gobernador Festo kay Pablo? Pangatlong tanong, paano nauwi si Pablo sa paglalaya papuntang Roma? At sa palagay ninyo, bakit ito ginawa ni Pablo? Panguli at ang pang-apat na tanong, ano ang natutunan natin tungkol sa Diyos? Ayun ang ating mga katanungan para sa linggong ito. Ngayon naman, ihanda natin ang ating mga sarili at ganoon na rin ang ating mga kagamitan para sa paggawa ng ating crafts. Hello mga bata! Para sa craft natin ngayon linggo, ang kailangan natin ay gunting, watercolor, stick, lapis, cutter, paper plate, maukulay na papel, at tape. Para sa ating unang bahagi, pinturahan ang kalahati ng paper plate ng kulay gray para magmukha itong langit na may maitim na ulap. Pagkatapos, pinturahan naman ang natitirang bahagi ng dark blue para magmukha itong malalim na dagat. At pagkatapos ay patuyuin nyo ito. Pangalawa, hilingin sa nakakatanda na gumamit ng cutter para gumawa ng hiwa na parang alon sa bahagi ng paper plate. Pangatlo, mag-drawing ng barko sa construction paper at gamit ang gunting, magpatulong sa nakakatanda upang gupitin ito. Pag nagawa nyo na ito, gamit ang tape, idikit ang barko sa itaas na bahagi ng stick. At panghuli, ipasok ang ilalim ng craft stick sa hiwa na parang alon na nasa paper plate. Igalaw ang barko ng pataas at pababa, sundan ang hugis ng hiwa. At ayan, meron na kayong barko sa binabagyong dagat. Paalam!
Marami ba kayong naitinim na aral sa araw na ito? Sana ay hindi niyo ito kalimutan at ilagay ninyo sa inyong puso at isipan. Kaya don't forget to like our Facebook page, Central Baptist Church, at ang ating YouTube channel na Central Sunday School. Hanggang sa muli, paalam! Itaas ang kanyang ngalan, magpupuri sa Diyos.